Nakita mismo ng estudyanteng biktima na isinisiksik ng babaeng ito sa kanyang bra ang ninakaw na cellphone niya. Galing po kami sa Manila Science habang tumatawid po kami, nakasunod po sila sa amin. Tapos binuksan na po yung bag namin, tapos kinuha niya po yung cellphone namin. Tapos yung tinatanong po namin sila, tumatanggi po sila, tapos bigla po silang tumakbo. Tapos sinabol po namin, tapos humingi po kami ng tulong na snatcher, ganun po. Tapos may mga tumuling din po para mahuli siya. Habang inahabol ang mga suspect, nahulog ang cellphone sa kalsada. Wala nang nagawa ang suspect na kinilalang si Rosemary Reyes nang ma-corner at ma-aresto siya ng mga pulis. Pero nakatakas ang kanyang kasamahan na si alias Brian. Depensa ni Reyes, nagawa lang niya ang krimen dahil kailangan niya ng pera para panggaso sa 2 buwang gulang na anak. Sinabi lang po ako, sumama sa kanya. Tapos yun, bumaba po kami sa Mayflower. Tapos yung ganyan, yung sepap niya, hasa nilang po sa akin. Tapos tinago ko po. Desidido ang biktima na ituloy ang reklamong pagnanakaw laban sa sospek. Payo naman ng mga otoridad para hindi mabiktima ng mga mandurukot. Paulit-ulit po sa mga estudyante, sa mga pasahero at commuters, yung pong cellphone natin, yan po ang nagiging ugat ng pandurukot at pang-iistat sa mga nabibiktima. So, konting ingat lang po. Pag mga nakasakay sa jeep o naglalakad sa mga pampublikong lugar, huwag po tayong gumamit ng cellphone, iwasan po muna natin. Ito si James Agustin ng Super Radio DZBB para sa Balitang Hali.